Hello mga ka-tinders! Good evening, Mami Teens 19. Alam niyo ba itong mukha ko? Parang hindi pantay na mabaga itong dito ko sa right side kasi super sakit ng ngipin ko. Tapos, meron pa akong dysmenorrhea, no? Dysmenorrhea is real, nagsabay-sabay pa. Kaya natulog lang ako noong ngayon na araw. So, 2 days ako hindi magbubukas kasi kailangan ko mag-rest. Sumasakit yung dito ko. So, mag-resume ako Monday na. So, kaya gabi na ako nakapag-vlog kasi nag-rest ako the whole day. So, magiging okay rin si Mami Teens, no? Ito yung kinaganda ng may tindahan. Pag napagod ka, hindi dapat mag-quit, mag-rest nga lang. Para pag balik ko sa Monday ay ganun pa rin, gora pa rin, no? At least, lumalaban pa rin ang pagiging Mami Tendera. So, anyways, ang ating topic for today ay... Naisip ko to kani-kanina lang, no? Sabi ko, ano ba yung magiging magandang topic para sa vlog? So, ano yung diskarte ko? Paano ko ba ginawa na nakakapamili ako ng mga gamit ko at gamit sa bahay na hindi umaalis ng tindahan? May idea na ba kayo mga ka-tinders? So, bumibili ako dito lang banda sa amin ng mga online. Meron silang pinopost sa aming Facebook page. Dito lang sa mga kapitbahay ko at doon ako pumipili ng mga gamit. So, meron akong nabili na mga 5 items. Mga items ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 items at isa-share ko sa inyo na isa sa importante na gamit na pang-araw-araw or yung ginagamit talaga namin dito sa bahay. So, number 1, kasi may maintenance si Mami Teens, no, na high blood. So, kaya bumili ako nitong electronic blood pressure. Kasi tumingin ako sa Mercury, mga Amesco, yung dito sa amin sa Davao ay napakamahal, no, mga 3K, mga 1K. So, sabi ko, ang mahal naman. Baka meron ako mahanap na yung hindi abot ng 1K. So, sakto, pinost ito lang, shout out sa aking suki, no, na nabili ko lang siya ng 395. So, okay naman siya at kailangan lang na may battery. So, ito yung mga 1 month na ito. Sa halagang 395, meron na akong electronic blood pressure monitor. So, kailangan ko ito pang araw-araw kasi sumasakit tong ulo ko na kailangan ko kaagad i-check, no, kung okay ba yung aking BP. So, aking number 2 ay kailangan ko to sa tindahan at ngayon lately minsan, di ba, sa sobrang busy natin nilalagay natin yung pagkain natin sa bowl or sa plato, ang daming langaw, ang daming kung ano-ano yung mga lumilipad. So kailangan ko tong ganito kasi pag bukas yung tindahan, hindi na ako pumapasok dito sa loob ng bahay, bihira na lang kasi nag-iisa lang tayo, wala tayong reliever. So dapat nandun na lahat yung mga gamit ko pag open yung store. So ito siya, mini baunan. Lagay ko dito yung kanin. So, parang ito din yung measurement ko sa kanin. Kanin, ulam, and then may maliit siya na spoon. Parang spork. Spork din. Katulad sa chowking. Ayan. So, bili ko nito ay nasa 205. Ayan. So, kinukuha ko na siya sa kita ko sa store. Kasi pag isasabay ko siya sa yung pamilya ko sa dito malapit sa amin at sa downtown, ay hindi ko siya mabili-bili, no? Kasi maubos na yung budget ko sa kaka-grocery, punta palengke. So, kaya sinisingit ko talaga to. Yung pag may extra naman. Pag wala namang extra, eh, pwede naman yung DIY o kung ano meron ka sa bahay. Yung sa akin kasi iwas ako sa mga langaw, di ba? Minsan, kakalimutan natin kainin, yung mga coffee natin, kakalimutan natin. Itong tubig ko dapat may takip kasi kakainom natin, naiwan, tapos may langaw o lamok, dito tayo nagkakasakit. So, importante sa akin itong mga ganito. And then, yung aking pangatlo ay naghanap ako. Buti nakahanap ako nito. Sino nakaka-relate? Wait. Ayan, balik tayo. Sino nakaka-relate na once a week lang tayo halos naglalaba during rest day ko lang? So, dapat inuubos talaga yung mga underwear natin, yung mga medyas. So, kulang ako nito. Kaya bumili ako ng 2. Ayan. So, nabibili ko lang siya online dito at free delivery pa. O, diba? Nakakatulong talaga. Affordable lang naman mga ka-tinders. Pinipili ko naman yung mga mura. Kasi 2 sila yan, online mga sellers.
So, pinipili ko yung mga free delivery at mura, no? So, advantage sa atin na may tindahan na hindi na tayo kailangan pang lumabas at dinideliver na sa atin. Yung aking, ito yung aking number 1, number 2, ito, baunan ng pagkain. At number 3 ko ay, ito mga sipit-sipit, dalawa. And, ano to mga katinders? Ang bili ko nito ay nasa, magkano ba to? 135. Ayan. So, dalawa, 270. Free delivery. So, ito, yung blouse. Ang cute to. Ano siya eh? Pang everyday lang. Extra large. Ang ko to, kasha ba to sa akin? At pag hindi, bigay ko na lang sa anak ko. Ayan. So, nasa 180. Extra large. Ayan. Cute. Yung may puntahan ka lang saglit, bili ka sa downtown, grocery, or dito sa tindahan, pwede mo siyang suotin, diba? And then, ito yung aking, so bili ko nito ay nasa 180. Okay. And then, yung aking pang last, kasi alam niyo naman yung bag natin ay puro kalat, wala na tayong mag-arrange. So, kaya bumili ako ng organizer. Actually, hindi ko pa ito nagagamit. So, share ko sa inyo. Ito. Paano mabili ko nito? 185. Bag organizer. Ayan siya. May mga daming mga bulsa-bulsa. Kaperahan mo. Kaperahan. Dito, ilagay mo itong wallet, mga cards. Diba, yun na naman importante sa atin. Tapos, ilagay mo na sa loob ng bag. So, naka-organize na siya. Ayan. Yun lang naman yung aking limang items na i-share ko ngayon vlog ko for today's video. So baka magtaka kayo mga katinders no, na panay half day rest day ni Mommy Teens, hindi naman kasi masama talaga mag rest day pag sa tingin mo ay pagod ka or mabigat yung body mo, like ako sumasakit kung dito ko, so naga half day ako or naga early close ako kasi iniisip ko kasi pag once nagkasakit ako, hindi lang isang araw, dalawang araw, baka one week pa ako mag-close. So, umiiwas ako nun. So, pag naka-feel talaga ako ng pagod, it's either natutulog lang ako buong hapon, yung sa chiller, freezer ko nga ng IC, natutulog ako yung power nap, or kung hindi talaga kaya, nag-early open ako. Pero sa tingin ko na parang sakit na talaga, ay nagre-rest day talaga ako ng dalawang araw. Para, like, ngayon, nag-rest day ako kasi, diba, nagsabay itong sakit ng ngipin ko at yung aking dysmenorrhea, no? Sumabay pa, nagiging close pa sila, nakakainis. So, kaya humiga lang ako at sumasabay pa itong ulo ko na, ewan ko ba ano nangyari, sumasakit talaga itong ulo ko. So, ngayon, okay naman at bukas ay rest day ko talaga pag Sunday. So, hindi naman talaga rest day, no? Marami tayong nakaabang naggagawin. So, yun lang naman, hindi naman masama mag-rest. As I've said na kung napagod tayo, wag lang mag-quit, magpahinga lang, 'di ba? So ganun lang, good vibes lang. So thank you for watching Mommy Teens 19. Lapit na ako mag 3K subscribers. Thank you mga katinders. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe na kayo. I'm sure na marami kayong matututunan. Marami pa. Marami kayong matututunan kasi mostly yung mga vlog ko ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Nangyayari talaga sa tindahan, yung mga experiences ko, yung mga click para sa akin ng mga strategies ay sinishare ko talaga sa inyo. Okay, bye-bye na mga katinders. Good night. Happy Saturday. Happy selling.